Magandang araw, kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Ang ganda ng dagat. Sobrang nakakahalina ang kulay nito at nanaisin mo talagang maliko kahit tirik na tirik pa ang araw. Wala naman akong pakialam kung mangitim ako. Pwede namang maglagay lang ng sunblock para hindi ako magka-sunburn. Nang napatingin ako sa gawin ng iba ko pang pinsan, kita ko sa mukha nila ang panghihinayang. Siguro dahil gusto na rin nilang lumusong sa tubig pero takot na umitim. Napangiwi ako sa inaasal nila. Ano naman ngayon kung mangitim? Hello? Siyempre talaga mangingitim ka eh. Nagbirad ka ba naman sa ilalim ng araw? Ang sa self-conscious naman ng mga ito? Ayaw nyo talaga akong samahan? Tanong ko ulit sa kanila. Humarap sila sa akin at tiningnan ako na parang napaka-imposible ng hiningi ko. Guys, ano bang mukha yan? Maliligo lang tayo. Yun na nga, Floriam eh. Maliligo tayo ng tanghaling tapat? Ayoko nga maging daing. Maarating sagot sa akin ni Ruth. Sa amin talaga magpipinsan, siya yung maraming hinaing sa buhay. Siya rin yung killjoy. Alam nyo ba nung sumubo kami magpipinsan na tumabit sa hanging bridge na 1 kilometro ang layo? Nag-sterical ba naman sa gitna at siya pa yung nasa unahan ha? Ang nangyari, umatras kaming lahat para makaalis lang siya dahil hindi na daw niya kaya. Ang ending, hindi na lang namin tinuloy kasi nawala na kami ng gana. Okay. Kayo, Tess, Jane. Tanong ko sa dalawang nananahimik sa gilid ni Ruth. Nagkatingin na ng dalawa. Hindi na din muna siguro kami sasama, Floriam. Mamaya na lang. Sagot ni Jane. Nagkibit, balikat na lang ako. Eh kung ayaw nyo, eh di wag. Mag-e-enjoy ako mag-isa. Lumakad na ako papunta sa beach at walang atubiling hinubad ang summer dress na suot para malantad ang kulay puting two-piece swimsuit sa ilalim. Dahan-dahan akong naglakad papalapit sa alon ng dagat. Pagtapak na pagtapak ko palang sa basang buhangin ay parang dinuyo na ako sa sobrang sarap ng pakiramdam. Ipinikit ko ang mga mata ko at tumingala. Kahit na medyo masakit ang singat ng araw sa mukha ko ay tiniis ko iyon para lang mas maramdaman ang nasa paligid ko. Hindi nagtagal ay lumusong na din ako at nagsimulang lumangoy papunta sa medyo malayong parte. Alam ko namang lumangoy kaya kampante ako. Pinagsawa ko lang ang sarili ko sa alo ng dagat na tumama sa kawatawan ko habang lumulutang ako sa tubig. Shit! Sumilay ang matinding kaba sa dibdib ko. Noon ko lang napansin, masyado na akong napalayo sa tabing dagat. Kahit na marunong akong lumangoy, hindi ko maikalma ang sarili ko. Mabilis ang ginawa kong paglangoy. Hindi ko makontrol ang pagpapanik ko. Mas tumagdag pa roon ang takot dahil wala akong nakitang tao sa dalampasigan. Oh my gosh! No! Hindi! Huwag ngayon, please! Pinupulikat ako sa kaliwang pa ako. Nahihirapan na din ako sa paglutang. Malulunod ako nito kapag hindi pa ako nakaalis sa dagat. Nangangalahati pa lang ako sa kailangan kong languyin. Nagsisimula na akong lumbog. Nakakainom na rin ako ng tubig dagat. This was totally bad. Tulong! Tulong! Parang may pwersa ang humihigop sa akin patungo sa ilalim ng dagat. Hindi dito matatapos ang buhay ko. Pero nasa sitwasyon ako nang gustong gusto ko pang lumaban pero wala nang ibang paraan. Wala na. Dead end. Unti-unti akong lumubog sa ilalim at kasabay niyon ang pagkain sa akin ng kadiliman. Gising! Hey! Open your eyes! May narinig akong sumisigaw sa may tenga ko. Sino ba to? Naririnig po ba ako? Yes, may naririnig akong baritonong boses. Kaagad kong iminulat ang aking mga mata. Nang subukan kong tingnan kung ano ang nangyayari, malapad ng balikat lang ang nakita ko. Sinong lalaking ito? At bakit niya ako niyayakap? Sa pagkakaalam ko, hindi sumama ang mga pinsan kong lalaki sa lakad namin. Yes, unti-unti ko nang naaalala ang lahat. Muntik na akong malunod. Siguro ng lalaking ito ang nagligtas sa akin. Nandun ang pag-aalala sa mga tingin niya sa akin. Ang lalaking ito ay purong Pilipino, so masculine and so handsome. Akala ko hindi ka na magigising. Kaagad ko siyang tiningnan. Ako nga pala si Daryl, ang nagligtas sa'yo. Daryl, nagising ako sa sobrang basa yung unan ko.
napanaginipan ko ang unang araw na nagkakilala kami. How I miss Daryl. Parang buhay na buhay siya sa aking panaginip. Hahaplobisin ko na sana ang mukha niya, pero noon naman ako nagising. Tinatawagan mo ang pangalan ng isang lalaki, samantalang nasa tabi mo ang asawa mo. Sharing the same bed and blanket. Nandigas ako. My bare back was facing him. Napanaginipan mo siya, ha? Huh? Tumayo ang mga balahibo ko sa batok. Nakakatakot ang boses niya. Sobrang lamig. What? Wala ka man lang sasabihin? O baka naman gusto mong ikwento ang napanaginipan mo? Napakuyom ang dalawa kong kamay. Wala ka nang pakialam. Maverick. Nagulat na lang ako nang hablutin niya ang isang braso ko at pinaikot ako sa gawin niya. Galit na galit siya. Marinig ko ulit ang pangalan niya mula sa bibig mo. Magsisisi ka. Galit na sabi ni Maverick. Nakaramdam ako ng sakit ng unti-unting bumabao ng mga kuko niya sa balat ko. Kinagat kong ibabaw ang labi ko para maiwasan ko ang sumikaw. Hindi ko inasahan ang ginawa ni Maverick. Kinagat din niyang ibabang labi ko at hinila na naging dahilan para pakawalan ko iyon. It hurt, and I bet it was bleeding right then. Ang tigas ng ulo mo. Sabi ko na sa iyo, huwag mong kakagatin ang mga labi mo. Pero ginawa mo pa rin. Sinasabi ko sa iyo na huwag mo nang babanggitin ang pangalan ng lalaking iyon, pero binanggit mo pa rin. Tapos ngayon, sasabihin mo, it's none of my business. Leche, tumatawag ka ng pangalan na hindi naman pangalan ko. Nasasaktan na ako. Pilit kong binabawi ang kamay na nakahawak sa braso ko, pero para iyong lock na hindi maalis-alis. Nagsisimula na ring magtubik ang mga mata ko. Maverick, nasasaktan na ako. Daing ko, pero parang wala man lang siyang narinig. Talagang masasaktan ka kung hindi mo ako susundin. Buisit. Pabalibag niyang binitawan ang braso ko, kaya napabaling ang kalahati ng katawan ko sa kabilang direksyon. I started to sob. Tumayo siya nang hindi iniinda ang kahubaran. Muli niya akong tiningnan. Akin ka, Floriam. Yung katawan, pati kaluluwa mo. Huling sabi niya, bago tuluyang naglakad papasok sa CR. Hinayaan kong bumagsak ang mga luha ko nang masigurado ko na hindi na niya ako makikita. Kailanman, hindi ako sinakta ni Daryl. Tanging ang pagkamatay lang niya ang maituturing kong pananakit niya sa akin. Sana si Daryl na lang mang si Maverick. Siguro, hindi ako ganito kamiserable ang buhay. Buong araw na nakabantay sa akin si Maverick. Hindi naman sa palagi siyang nakasunod, pero binabantayan niya ang halos lahat ng kilos ko. Hindi ako sanay sa Maverick na nakikita ko. Siguro, dahil ko pa talaga siya, kaya kilalang mabuti. At kung ano ang kanyang kayang gawin. Naroon kami sa kwarto at nagkulong. Siya kaharap yung laptop niya habang ako ay nagbabasa ng isang libro. Nasangkandal lang kami sa headboard ng kama. Kung titingnan mula sa pinto, para lang kaming normal na mag-asawa na nagpapalipas ng oras. Pero hindi nila alam na may namamagitan ng tension sa amin. Kinakausap naman niya ako kanina pero panayutos naman. Gaya ng, sit down, eat, come with me, get that. Yung mga ganoong linya. Kakainis na nakakabanas. Kasi aaminin ko man o hindi, affected ako sa pakikitungo niya. Naging tensyonado lang ulit ang paligid namin nang tumunog ang phone ko. Katabi ko lang iyon at alam kong nakikita na rin ni Maverick kung sino ang tumatawag. Nababahalang napatingin ako sa kanya. Hindi ko pa din dinadampot ang phone ko. I knew I was acting weird kasi parang humihingi pa ako ng pahintulot kay Maverick para sagutin ang tawag na iyon. Bakit tinatawagan ka ng kung sino mang SPO3 well na iyan? Pinikit ko muna ang mga mata ko sandali bago muling tumingin sa kanya. I don't know. Totoo naman na hindi ko alam. Mas lalong kumunot ang noon niya and this time, lalong hindi maipaliwanag ang expression niya na alam mong seryosong seryoso. Pero kilala ko siya. Isa si SPO3 Ruel sa mga pulis na nag-iimbestiga at humawak sa kaso ng pagkamatay ni Daryl. Oh my gosh, bigla akong nanlamig. May pahiwatig ba ito sa akin? Kapapanaginip ko lang kay Daryl. Ibig sabihin, may gusto itong sabihin. Kung meron man, ano iyon? Nakita ko na patuloy pa rin ang pagring ng cellphone ko. Hindi pa rin tumitikil na pagtawag ni SPO3 Well. Excuse me. Kailangan kong masagot ang tawag na ito. Baka may impormasyon na sila tungkol sa kalagayan na nakabanggaan ni Daryl. Sagutin mo ang tawag niyan dito.
Maotoridad na tura ni Maverick. Wala na akong panahong makipagtalo dito dahil sigurado siya na napakahalaga ng tawag na iyon. Hello? Sinubukan kong maging normal ang aking boses, pero mukhang halata pa din yung kabang nararamdaman ko. Good afternoon, Miss Martinez. Ito po si SPO 3 Ruel. Oh, naalala ko po kayo. Bakit po kayo napatawag? Yes, may ibabalita ba kayo? Tingnan ko si Maverick kung saan ito nakapwesto, pero hindi na siya nakatingin sa akin. I think he's lost in his own world. Kitang-kita sa mukha ng lalaki kung paano kalalim ang iniisip niya. Nakatingin ako sa monitor ng kanyang laptop, pero alam mo namang wala doon ang iniisip. Sabi ng doktor ni Ginoong Cruz ay may improvements na daw sa vital signs niya. Sa pagkakaintindi ko, mukhang nag-uumpisa na ang katawan niya na hindi maging dependent sa mga makinang nakakabit sa kanya. I gasped. Ibig sabihin, may pag-asa pang malaman ko kung ano ba talaga ang nangyari ng araw na iyon. Hindi mababaon sa limot ang kaganapang iyon na kumitil sa buhay ng taong mahal ko. That's good news po. Hindi ko naitago ang kasiyahan na naramdaman ko. Yun lang muna sa ngayon, Miss Martinez. Tatawagan na lang kita kung may balita na. Naago ang pansin ko nang marinig kong mag-ring ang cellphone ni Maverick. Hindi pa nga niya napansin. Sige ho, maraming salamat ulit. Pinutol ko na ang tawag at atubiling hinawakan ang braso ni Maverick. What? Asik niya. Medyo nabigla ako sa naging asal niya, pero hindi ko nalang pinansin dahil ang alam ko, galit pa rin siya. Nagri-ring yung phone mo. Mahinang usal ko habang nakaiwas ang mga mata. Hindi ko kayang makipaglaban ng titigan ngayon. Dumaan pang ilang segundo bago niya kinuha ang phone na nakalagay sa drawer. Nagbuntong hininga siya ng sobrang lalim, dahilan para mag-angat ako ng tingin. Seryoso lang siyang nakatingin sa screen ng cellphone, bago tumalikod sa akin at naglakad palabas. I sighed. Kapag ako, hindi pwedeng magkaroon ng privacy. Pero sa kanya, pwede? Sino kaya ang tumawag sa kanya at kailangan pa niyang lumabas? Napanikinipan ko na naman si Daryl at ganun pa din yung eksena. Siguro nagpaparamdam lang siya sa akin ng araw na iyon, ang unang buwan niya ng kamatayan. Nasasaktan pa din ako at inaamin ko, hinihiling ko sa Diyos na sana panaginip lang talaga ang lahat. Pero may panaginip na sobrang tagal? Wala naman, diba? Ang dami na kayang nangyari at isa sa manapataunay na hindi yun isang panaginip ay ang lalaking nasa harap ko. Hindi na ako kinakausap ni Maverick simula nang bumaba siya kanina. At naapektuhan ako. Kagabi, naalimpungatan ako nang bumalik siya sa kwarto. Sa tansya ko ay madaling araw na iyon. Hindi ko alam kung ganoon katagal ang tawag na tinanggap niya at ganoon ang oras na nakabalik o may iba pa siyang pinuntahan. Ayoko namang magtanong. Baka ang labas pa niyon ay pinakikialaman ko siya. Napabuntong hininga ako at agad siyang napatingin sa gawi ko, pero maya-maya lang ay nag-iwas din si Maverick ng tingin at itinuloy ang pagkain. Paano ako magpapaalam na may pupuntahan ako saglit? Hindi ko pa naman alam kung papasok siya dahil hindi naman niya sinuot yung damit na inihanda ko kanina. Hindi pa talaga ako kakausapin ito. Kahapon naman kahit galit sa akin ay may naririnig pa din akong tipid na salita galing sa kanya. Pero bakit ngayon parang ang kuripot na niya sa salita? Miss Donna! Umalingaw-ngaw ang baritonong boses ng asawa ko sa loob ng kabahayan. Yes, sir. Mabilis na nakalapit sa amin ang tinawag. Tawagan mo si Garrett. Sabihin mo malilate ako ngayong umaga. I'll be there by 10 o'clock, so cancel all my appointments before that. Tumango si Miss Donna at agad inilabas ang isang cellphone para tawagan ang sekretary ng asawa ko. Nang mapatingin ulit si Maverick sa gawi ko ay kumunot ang kanyang noo. At para saan ang tingin na iyan? Nagsalita din siya sa wakas. Alam mo, ikaw, namimihasa ka sa kabaitan ng mga tauhan mo. Mas lalong kumunot ang noo sa harap ko. Salubong na din ang mga kilay niya, pero lalo lamang itong gumagwapo sa ganoong ekspresyon. Pero hindi na niya malalaman iyon, baka gamitin niya ulit para isedus ako. Ibinaba niya ang kutsara at tinidor at na may kanalasan. Halata na nagdadabog siya. Problema mo? Ang sarap talaga niyang pakinggan kapag nagtatagalog siya. Mas may appeal, pero mas masarap pakinggan kung hindi siya galit. Wala naman. Simpleng sagot ko saka uminom ng tubig. Hindi pa din niyan aalis ang tingin sa akin. Kasi naman, pwede namang ikaw lang ang tumawag kay Garrett, diba? Pero talagang inabala mo pa si Miss Donna para paglingkuran ka. Kaya nga tinawag sila na tauhan ko para paglingkuran ako. Napailing ako.
Typical Frenchman. Binabayaran ko sila para sunduin ang utos ko. Maverick, kahit naman hindi kami mahirap, hindi ako pinalaki ng ganyan ni Mami. Taupa din sila at higit sa lahat, may karapatan sila para respetuhin. Napatigil ako sa pagsasalita nang biglang tumayo ang asawa ko at natumba ang kinauupuan niya. Sharapuman, wala kang karapatan na lecturean ako dahil hindi mo ako kilala. Natameme ako. Tumayo ako para hindi ako ganoong nakatingala sa kanya. Kailangan ko ding idepensa ang sarili ko pero hindi ako binigyan ni Maverick ng pagkakataon. And just so you know, wala akong ina para magturo sa akin ng tama. Marahas na inihagis niya ang napkin sa mesa at padapog na tumalikod sa akin. Lakad takbo ang ginawa ko para sundan si Maverick. Maverick, I'm so sorry and I should have known better. Sincerong sabi ko. And I'm so sorry for what happened yesterday. Yung pagtawag ko sa pangalan ni Da. Sa pangalan niya, kung hindi mo alam Maverick, siya ang tao na inakala kong makakasama ko habang may buhay. Maverick, please, makinig ka naman muna. It took me a lot of courage para masabi ko sa iyo ang sensitive issue na ito. Pero ginagawa ko dahil kailangan mong maintindihan kung saan ako nagmumula. Nanatiling nakatalikod sa akin si Maverick pero hindi nagtangkang umalis. Siya yung papakasalan ko sana kung hindi lang siya namatay dahil sa isang aksidente. Kailangan kong lumunok para iwasan ang pagpiyok ng aking boses dahil sa namumuong bara sa lalamunan ko. Isang buwan pa lang siyang patay, Maverick, at halos 4 na taon kami nagsama. Hindi ganoong kadaling kalimutan siya. Nag-umpisa ng mamasta yung mga mata ko. Hard limit sa akin ang pag-usapan si Daryl, pero alam kong sooner or later, kailangan ko naman talagang ipaalam kay Maverick ang lahat. Shit! Napaurong ako dahil sa biglang pagmumura niya. Humarap siya sa akin ng may determinadong ekspresyon. Tutulungan kita, kung iyan ang isyo dito, pero siguraduhin mo na pipilitin mo na siyang kalimutan. Napalunok ulit ako. Hindi ganun kadaling kalimutan siya. Kalimutan? Did the world really slip out of my mind? Did I really mean it? Bakit nasabi kong salitang iyon? Was I even considering moving at kalimutan si Daryl for real? Floor yam! Hindi ako nakasagot. Ang hirap, iniisip ko palang nakakalimutan ko na si Daryl. Parang nalalagutan ako ng hininga. I loved him, and I still do. Pero may parte na pagkatao ko na gustong sumamo at sumang-ayon kay Maverick. I will. Napabuntong hininga siya kasabay ng paggulo ng buhok gamit ang sariling kamay. Gaya ng sabi ko, Maverick, hindi mo ako kilala. Gaya ng hindi mo kilala ang tunay na pagkatao ng lalaking iyon. Naguluhan ako sa sinabi niya pero huli na para makapagtanong ulit ako dahil nakaalis na siya ng tuluyan. Hindi ko sinasadyang marinig yung pinagtatalunan niyo kanina ni Sir. Napaharap ako sa pintuan kung saan pumasok si Miss Donna. Bata pa lang si Sir nang umalis ang mami niya. Anong ibig niyong sabihin, Miss Donna? May mga bagay din iha na dapat sa asawa mo lang dapat malaman. Pero ito lang ang masasabi ko. Pinapahalagahan ni Sir ang mga tauhan niya. Kung hindi niyo na itatanong, marami na siyang naitulong sa marami kong kasamahan. Medyo istrikto lang talaga siya pero kapag ginawa mo naman ng mabuti ang trabaho mo, tiyak, magtatagal ka at higit sa lahat, makukuha mo ang tiwalang sobrang ilap kung ibigay niya sa iba. Bigyan mo na lang muna ng pagkakataon si Sir Iha, napatunayan ang sarili niya sa'yo. Yes, a chance. Bakit hindi ko agad nakuha kung anong gustong hingin sa akin ni Maverick? Pagkakataon pala. Pero handa na ba talaga ako? Dahil kaikibat ng pagkakataon na hinihingi sa akin ni Maverick ay ang tuluyang pagbabago ng buhay ko. Ang tuluyang alisin si Daryl sa buhay ko at kalimutan ito. Kaya ko ba? O tamang itanong ay, gusto ko bang bigyan ng asawa ko ng pagkakataon at yakapin lahat ng pagbabagong iyon? Naguguluhan ako. Si Daryl ang gustong taong nagbigay sa akin ng pangalawang buhay. Siya ang protector ko. Ang gusto kong isama, ang gusto kong makasama habang buhay. Siya ang nagligtas sa akin sa kapahamakan noon. Gaya ng sinabi ko, Floriam, hindi mo ako kilala, gaya ng hindi mo kilala ang tunay na pagkatao ng lalaking iyon. Napabuntong hininga ako nang masulyapan ko ang larawan ni Floriam. Ilang araw na din ang lumipas pero hindi ko pa din siya kinakausap ng maayos. Saka na lang kapag kailangan talaga. Pride, iyon lang naman ang natitira sa akin. Kahit kailan, hindi ako nagmamakaawa sa harapan niya. Wala sa diksyonaryo ko ang salitang iyan. Wala na.
Pero bago ko pa nabalik ang attention ko sa binabasang papeles, ay narinig kong bumukas ang pintuan ng aking opisina. Huli na, para iwasan ang taong ito. Ano to, Maverick? Isang buwan lang ako nawala, kung ano-ano na tong pinagagawa mo? Napailing ako. The typical Joel. Hindi ko naman to pinakamatalik na kaibigan, pero kung makaasta, parang isa siya. Pero kung ikukumpara ko si Joel kay Andrew, mas si Joel ang nakakakilala sa akin. Shut up, Joel. Ang ingay niya. Daig pang babae kung dumakdak. Umingo siya at padabog na umupo sa harapan ko. Sobrang sama ng tinging ibinigay niya sa akin. Hindi ka man lang ba nakaramdam ng jet lag or what? Naiinis kong tanong. Pwede ma, Maverick? Diba sabi ko sa'yo, huwag mong itutuloy yung plano mo. Sobrang delikado nun, pero ang tigas ng bungo mo. Gagawin ko ang gusto kong gawin at walang makakapigil sa'kin. Seryosong saad ko. Oo, pinakiusapan niya ako noon na huwag gawin ang binabala ko. Pero nagkamali siya ng kinausap dahil si Maverick to. Walang pinapakinggan, walang sinasanto. Hi, dude. Hindi ko alam pero ang kinakabahan para sa'yo eh. Tumayo si Joel at nagsimulang maglakad-lakad sa harapan ko. Pinigilan kong huwag tumingin sa gawin niya dahil may hilo lang ako pero nakuha ulit niya ang attention ko. Paano kapag hindi umayon sa lahat ang plano mo? Seryosong nakatingin siya sa akin. Inaalam kung ano ang magiging reaction ko. Hindi ako nagsalita kaya nagpatuloy ang kausap ko. Paano kung malaman ni Florium ang pinaggagawa mo? Nagkibit balikat ako. Paano kung si Daryl pa rin pala ang... Malakas na hinampas ko ang mesa. Isang banggit pa sa pangalan niyan, palalapasin na kita dito. Rinding-rindin ako sa kakarinig niyan kay Floriam. Nanggagalaiti na talaga ako. Si Daryl ang taong kinamumuhian ko. At masaya ako na wala na siya dito sa mundong ibabaw. Dapat lang yun sa kanya. Sa lahat ng ginawa niya. Nang tiningnan ko ulit ang gawin ni Joel, ay nakayuko na siya at nananahimik. Buti naman at alam niyang galit na ako. Mamahalin ako ni Floriam at sisiguraduhin kong mangyayari iyon. Pinal kong sabi para ipaalam na tapos na ang pag-uusap namin. Ilang pagkakataon na ba ang nasayang namin dahil lang hindi siya sang-ayon sa plano ko? Sa pagkakaalam ko, hindi ako humingi ng opinion sa kanya. Sinalaysay ko lang para malaman niya. Mahalaga sa akin si Joel, pati na si Andrew. Silang dalawa ang pinagkakatiwalaan ko ng lahat at sila din ang may alam ng lahat. Pero sa oras na kantiin nila ako, magkakalimutan na lang kami at alam nila iyon. Hinding-hindi ako manghihinayang sasamahan ang tunay na taong may malaki sakit sa iyo ay hindi ka namin. Dahil aahasin. Basta sinasabi ko sa iyo, Maverick, masakit bumalik ang karma at baka di mo iyon kayanin. Buisit, lumipas ng ilang minuto pero andito pa din ako, nakatayo sa harap ng mesa ko. Paulit-ulit ko naririnig ang huling sinabi ni Joel at kahit anong gawin ko, hindi pa din iyon maalis-alis. Nagpapatawa ba si Joel? Ako? Matatakot sa karma? Baka nakakalimutan niya. Wala na akong kinatatakutan ngayon. Yes, Miss Donna, what is it? Sagot ko, tawag sa telepono. Nitong lumipas na isang buwan kapag tumawag sa akin si Miss Donna, ay agad ko iyong sinasagot. Isa lang naman kasi ang pakay niya. It's Floor. Ma'am Rica Forte. Sa palagay ko may pupuntahan siya. Nakita ko siyang may tinanggap na tawag pagkaalis mo, sir. Ah? Yun lang ba? Well, ako nang bahalang makipag-usap sa kanya. Sir, huwag naman. Isipin mo kung ano ang lugar mo dito, Miss Donna. Bye. Napabuntong hininga ako. Ano naman ang nasa isip ni Floriam? Hindi talaga kita mabasa. Minsan? Sweet ka. Tapos sa isang saglit lang masasaktan mo ang puso ko sa isa lang mulang salita. To hell with you, woman, for driving me insane. Pero hindi ako magpapadalos-dalos. Bibigyan kita ng chance. Sana ganoon ka din sa akin. Buong araw wala ako sa mood. Palagi ko nasisigawan ng sekretarya ko at pati na rin ng head sa iba't ibang departamento. Ang babagal kasing kumilos. Tapos kulang-kulang pa iyong reports na nasubmit nila sa akin. Naaksaya yung oras ko sa pagbabasa ng mga hindi kumpletong papeles. Lahat sila ay nasabon ko sa dagliang meeting. Ano na naman ba? Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Galit at inis ako ngayon kaya wala akong ganang makipag-usap kanino man. Easy ka lang naman, dude. Andito kami ni Joel sa overview. Sunod ka ah. Buwisit na buhay to. Sumali pa tong si Andrew, pahamak naman oh. Paniguradong nagsumbong na yung ulupong na iyon kay Andrew, kaya nagyayang mag-inuman. Langya, mas lalo lang akong nabanas. Uuwi na ako. Walang gana kong sagot.
Pumasok na ako sa sasakyan at pinaandar agad ito. Kung si Joel lang tong kausap ko, kanina ko pa to binabaan. Pero si Andrew to, maayos ang pagkatao nito. Sandali lang naman, napasuklay ako ng buhok. I think you need a drink, Maverick. Baka sa boss niya ang pagkaseryoso. Napabuntong hininga ako sabay sa bunod sa buhok ko. Ano pa nga ba? Nang makarating ako sa nasabing bar ay nagsimula na silang uminom. Sabi sa'yo eh, aayaw ka pa nung una. Binaliwala ko ang sinabi ni Andrew at nagsalin ulit ng vodka. So, how's married life? Sumulyap ako sa gawin niya. Oo nga pala. Sabay silang umalis ang bansa ni Joel at nagkasabay rin ang balik. Nakibit balikat lang ako. Nakapagsumbong na nga itong isang to. Hindi ba naninibago si Floriam? Pwede ba Joel? Pinagbigyan ko na kayo sa gusto niyo na pumunta dito. Kaya tantanan niyo na ako sa mga tanong na iyan ha? Sigaw ko sabay ng pagbagsaks ng baso sa mesa namin. Chill lang, dude. Sinamaan ko lang ng tingin si Andrew na kraas pa din ang dalawang kamay na ani mo susuko sa isang raid. Sunod-sunod ang ginawa kong pag-inom at binaliwala ang mga kasama ko. Mas mabuti pa to, para pagdating ko sa bahay ay agad na akong makakatulog. Hindi iyon para akong timang natitingin sa tabi ko at pati paghinga ng asawa ko ay talagang binibilang ko. Habang siya ay himbing na himbing na sa pagtulog at hindi pa ako ang laman ng panaginip. Tapos kanina, para naman akong timang na naghihintay sa tawag niya at nagbabaka sakali nagpapaalaman lang siya sa akin. Pero ano, nagmukha na naman akong tanga. Umasa pa kasi. Nalaman ko na lang mula kay Miss Donna na nakauwi na pala siya. 4 na oras na siyang nawala at hindi ko man lang alam kung saan siya nagpunta. Unang naisip ko ay ang umuwi at kumprontahin si Floriam. But the idea didn't come quite interesting to me anymore. I did ask her a favor, pero hindi pa naman ata niya natututunan ng lahat. Kaya wala ako magagawa kundi ang maghintay. What favor was that? For her to ask as my real wife. Dahil hanggang ngayon, totoo ko siyang asawa. Pero hindi ko pa din maramdaman. Nakakarami ka na, Maverick. Si Joel, baka sa mukha ang pag-aalala. Siguro dahil magdadrive pa ako. Isa pa sa ayaw ko ay yung inaasa ang sarili ko sa ibang tao. Hindi pa ako lasing. Maverick, hindi si Floriam ang kausap mo kaya tantanan mo ako dyan sa wikang Ingles. Nga pala Andrew, nakita ko si Kathy sa London, may kasamang lalaki. Boyfriend niya yun. Nakinig lang ako sa usapan nila. Sa pagkakatanda ko, si Kathy yung babaeng pinaglaruan niya lang noon tapos ay iniwan niya lang basta-basta sa ere. Halos ang bahin na nga ni Kathy itong tarantadong kaibigan ko. Iyon ba yung si Alden? Talas ng memorya nitong si Joel ah, isang beses lang naman nabanggit ni Andrew sa amin iyong manliligaw nga kuno ni Kathy na Pinoy din sa London. Sinapak pa nga ito ni Andrew noong pumunta siya doon para sana humingi ng tawad at makipagbalikan kay Kathy. Pero ang nagpagunaw sa mundo na iyan iyon ay sinapak din siya ni Kathy at sinabihan ng si Raulo ka pala, huwag mong saktan ng taong nagmamahal sa akin dahil wala akong planong hiwalayan siya. Oo, tipid na sagot ni Andrew. Paano mo nalaman ng boyfriend na pala niya yun? Hirit ulit ni Joel. Simple, minamatsyagan na naman niya si Kathy sa London. Sabat ko na. Eh halos araw-araw yan tutok sa fashion channel para lang masulyapan si Kathy kung may ramp event ba? Pati magazine sa si Kathy ang cover, kompleto si Andrew. Kung sa pagiging stalker lang ang usapan, siya na yata ang nangunguna. Pati commercial si Kathy ay may sarili siyang copy. Wala akong ibang kayang gawin kundi ang subaybayan na lang siya. Hinayaan ko siyang mawala sa akin. Akin na siya eh, pinakawalan ko pa. Bakas na ang pait sa boses ni Andrew. Napailing ako. Kung gusto mo, may paraan. Pero kung ayaw mo, madaming dahilan. Iyan ang prinsipo ko sa buhay. Kaya ako nakuha nga ang mga imposibleng bagay dahil sa paniniwala na iyan. Maverick, tumikil ka. Anong gusto mong palabasin? Nagawin din ni Andrew ang ginawa mo? Galit na si Bobby ni Joel, pero wala akong pakialam. Wala akong ginawa. Kung meron man, ay yung hindi ko sinayang ang pagkakataon para makuha ang gusto ko na ako naman talaga ang may karapatan. Tumayo na ako para umalis. Ramdam ko na ang tama ng alak. Naparami nga sigurong inom ko pero kaya pa naman. Isang tanong, isang sagot, Andrew. Kaya mo bang makita si Kathy na makasal sa ibang lalaki? Tumingin ako ng seryoso sa kanya. Nakatingala siya sa akin pero kitang-kita ko ang pag-aalala sa mga mata ng kaibigan ko. Ngayon, kahit hindi siya magsalita, alam ko na kung ano ang sagot. Ikakamatay ko pag nangyari yan, Maverick. Seryosong pahayag niya habang nakatingin din sa akin. Lihim akong napangiti. Pwes,
Kumilos ka na bago pa mahulog ng lubusan si Kathy sa taong iyon. Huwag kang tumulad sa akin na nagpaduwag noon kaya nagtitiis sa sitwasyong meron ako ngayon. Oh my gosh, mga kafelisidad, baka may kinalaman si Maverick sa pagkamatay ni Daryl. Pero bakit ganoon? Parang matagal nang mahal ni Maverick si Floriam. Paano nga mga kafelisidad kung totoong may kinalaman si Maverick sa aksidente ni Daryl? Abangan!